Pinayag ngayon ang hukbong sandatahan na tuluyan ng malalansag sa lalong madaling panahon ang mga nalalabing miyembro ng teroristang grupong Mountain na nagahasik ng karahasan sa Marawi City. Ayon sa pamunong militar, may bit na ipinatutupad ng mga tropa ng pamahalaan ng inilatag na mekanismo sa entry at exit points upang matiyak na hindi makakatakas ang mga terorista. May report si Rocky Ignacio. Kinumpirma ni AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla na malapit na nilang matapos ang misyon ng tropa ng gobyerno laban sa Maute Group sa Marawi City. Sinabi ito ni Padilla sa pagsimula ng Mindanao Hour sa Malacanang, ang programa itinatag para sa makatotohan ng impormasyon halos isang linggo matapos ideklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang martial law sa buong Mindanao. Although we do not have a timeline, but we're seeking to end this as soon as possible, our ground commanders have assured that the end is almost there. So we hope to get clear results. Pagtiyak pa nito na kontrolado ng tropa ng pamahalaan ng Marawi City, taliwas sa report na kalahati ng lungsod ay hawak ng teroristang grupo. We have complete control of the city, by the way, contrary to what is coming out in social media and other information, perhaps some fake news. It is not true that half of the city is controlled by the rebels. Totally untrue. The armed forces and the police and all our forces are in complete control of the city except for certain areas of the city where they continue to hold. These are the subject of clearing operations that are continuously being conducted. Maiktim pa rin na operasyon ang pinagsalib na pwersa ng AFP at PNP dahil sa report na nananatiling buhay at nandun pa rin sa Marawi City si Isnilon Hapilon, isa sa mga leader ng Abu Sayyaf Group. Sa kasalukuyan ay wala na maanyang lockdown sa lugar, subalit may mahigpit na mekanismo sa exit at entry point sa mga karatig lalawigan upang maiwasan na makatakas o mapahalo sa sibilyan ang mga tinutugis na miyembro ng Maute Group. So far yung terminong lockdown naman ay hindi naman talaga lockdown na wala na makapasok, wala na makalabas. Ang ginagawa lang po kasi ng ating mga security forces ay sinisigurado lang na ang nakakapasok at nakakalabas ay yung mga law-abiding citizens natin at wala pong mahahalong mga masamang elemento. Wala naman tugon si Padilla kung magkakaroon ng pagpapalawig ng martial law sa Mindanao dahil ang target anya ng gobyerno ay matapos ito kahit hindi pa umabot ng 60 araw na itinatakda ng batas sa deklarasyon ng martial law. What we are trying to do right now, and it's a commitment, is to expedite what needs to be done in order to restore law and order and normalcy in the whole of Mindanao, particularly Marawi. So as we get to that and as we accomplish our mission, we will be able to give you a fairer assessment on whether there is a need to extend it. But be that as it may, the commitment remains that to do this as quick as possible, just like what the President said, and if we can finish this in 1 month, then so be it. We end martial law right there and then. Kasunod nito, hinikayat ni Padilla ang pakikipagtulungan ng publiko para mapabilis ang pagbabalik sa normal na sitwasyon ng Marawi City. Nag-uulat para sa bayan, Rocky Ignacio.